On and on. Perfect. Okay, wait natin si Ila. Ayan, ready na siya. Go, go, go. Yeah, dito muna ako sa ilalim ng dagat habang naghihintay kay Ella. Swimming tayo, swimming. Please raise your right hand and repeat after me. Pledge. Because Jesus loves me. Because Jesus loves me. I will always do my best. My best. Ready front. Go, Zia. Thank you, Ella. Please raise your right hand and put it on your left chest and repeat after me. Law. Law. Jesus can help me to be. Jesus can help me to be. Obedient. Be obedient. Be pure. Be pure. Be true. Be true. Be kind. Be kind. Be respectful. Be respectful. Be attentive. Be attentive. Be helpful. Be helpful. Be cheerful. Be cheerful. Be thoughtful. Be thoughtful. Be reverent. Be reverent. Ayan. Thank you. Let's sing our opening song, Adventurer Song. Lost that. Yeah.
Okay, oh nice. Magkakasama kaming lahat. Okay, let's pray. Please close your eyes. Pray attention. Move. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for this wonderful evening. Salamat po sa time na pinagkaloob ni Ella at ni Zia upang matuto ng bagong aralin. Nawa, Panginoon, gabay niyo po kami at nawa, Panginoon, sila po ay may matutunan at magamit po nila ito habang buhay, habang sila ay lumalaki. In Christ's holy name we pray. Amen. Ayan. So our topic for today is feelings. Do you know what is feelings? Sige nga, sino makakapag-share? Kung sino sa inyo? Sino sa inyo may feelings? Oh, anong feelings meron ka, Ella? Parang yung nararamdaman ko, parang pakiramdam ko. Kaya mo yan? Parang natatakot ako sa bahay. Ano yun? Natatakot daw po siya sa bahay. Natatakot ka ba? Kanina ka patawa ng tawa eh. Gabi ako natatakot. Ah, natatakot ka sa bahay niyo? Bakit? Pag natutulog na ako sa gabi, natatakot ako. I see. Si Zia. How do you feel? Excited po sa bahay at saka hindi po ako naman natatakot sa dark sa gabi. Oh, hindi siya natatakot sa gabi. Okay. Oo, naalala ko kasi si Ella dati, ano, 'di ba? Ayaw mo nung nakapiring yung mata mo. 'Di ba? Ayaw ni Ella ng dark. Okay, so ito ang ating activity for today. Can you see it? Ayan. Feelings. Okay, let's start. Ayan. So meron palang four main feelings. So ito yung pinakamadalas nating ginagamit. Pwede bang sabihin ninyo kung ano yung apat na yan? Kilala ata ni Ella yan eh. Okay, si Zia daw magsasabi. Go, Zia. Anger pa yung isa. Yung isa naman, sadness, isa, fear, isa, joy. Ayun. Kilala nyo ba sila? Napanood nyo na ba yan sila? Ah, napanood na ni Ella. Okay, so ayan, si anger, si sadness, si fear, at si joy. Ayan. So, yan yung four main feelings. Ibig sabihin, yan yung madalas nating nararamdaman every day. So, mag-start tayo kay anger. Ayan. Sino nakakakilala kay anger? Ano ibig sabihin ng anger? O, go, Ella. Galit, galit. Dito, B, galit. Galit. Ayan, pwede kayong hindi na mag-unmute. Okay lang yan kahit di kayo nakamute. Ayan, so sabi dito, anger is a negative feeling. It can lead people in doing mistakes and even sin. So, negative feeling yung anger. Ibig sabihin, masamang pakiramdam ang galit. Galit. Kapag galit daw ang tao, madalas nakakagawa siya ng mali at minsan nagkakasala siya dahil siya ay galit. Naranasan niyo na ba magalit? O, anong ginagawa niyo pag galit kayo? Sinisipa ko. Ang magmamalo ako ng shinelas ng aso. Oh, namamalo ka. Si Zia, nagalit na ba si Zia? Ah, hindi siya nagagalit. Nice. Okay, next. Ayan. Kilala niyo ba siya? Ayan. Ang pangalan niya ay si Lucifer. So, siya ay nakatira sa langit. At siya ay nagsiselos. Nagsiselos siya sa Panginoon. Kasi gusto niya maging Panginoon. Ayan. Kaso, isa siyang angel. Okay. Dahil sa pagsiselos niya, siya ay kinausap ng Panginoon na
Lucifer, mali ang nararamdaman mo. Dapat pigilan mo yan kasi hindi yan maganda. Pero, nagmatigas si Lucifer, ayaw niya. Ayan. Ayan. So, sinabihan na siya ng mga friends niya na angels na huwag kang ganyan, hindi maganda yung nararamdaman mo. Hindi ka dapat magselos kasi angels naman tayong lahat. Ayan. At nagsiserve tayo kay God. Kaso si Lucifer, ayaw niya mag-serve kay God kasi gusto niya, siya yung God. Mm-hmm. Ayan. So, nangyari, nakipag-war siya, nakipagdigmaan siya sa langit. Inipon niya yung mga angels na kumakampi sa kanya. Tapos, inaway nila yung Panginoon. So, lumaban din yung mga good angels. Tapos, nag-away-away sila. Ayan. Naging sad sa langit. Nagkaroon ng sad na sa langit. Okay, ang tawag sa kanila ay rebelde, mga rebelde. Naranasan nyo na bang maging rebelde sa mga magulang nyo? So, naririnig kita, Ella, nakamute key. Ayan. Okay, so ang rebelde, ibig sabihin, ayaw niya sa pamamalakad ng bahay nila o sa utos ng magulang, ayaw nila sumunod. Kaya nagre-rebelde sila. Ayan. Ayan, oh. Naranasan nyo na ba yan? Oo, nagdadabog. Naranasan nyo na ba magdabog? Ayan. Next. Ayan, oh. Nakipag-away sa magulang. O yung magulang, di na alam ko anong gagawin. Kasi mas matapang pa yung bata. Ganyan ba kayo? Okay, hala, nawala yung camera ni Zia. Oh, wait natin si Zia bumalik. Ayan. Okay, so welcome back. So ayan, no, ang nagre-rebelde yung bata nakikipaglaban sa magulang. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, meron ding mga rebelde. Ang tawag sa kanila ay NPA. Ayan. Sila ay hindi nakikinig sa mga magulang nila at kahit napigilan sila, ang ginagawa nila, lumalaya sila sa bahay at hindi na umuuwi. Ngayon, napunta sila sa masamang mga kaibigan at sila ay naging NPA. Ayan, naglagay sila ng pintura sa mukha. Ayan, para hindi sila makilala, kunwari. At ano sa tingin nyo, anong gagawin nila? May mga dala silang baril. Yes? Sige, speak up. Baka ano, magshoot ba po sila or kung ano pa? Magshoot. Ah, pwede magshoot sila. Anong sinasabi ni Ella? Nagbabarilan? Tama. Hindi sila nagbabarilan. Sila yung bumabaril. At ang inaaway nila ay ang gobyerno. Ginabaril nila yung mga pulis natin, binabaril nila yung mga sundalo, at nagpapakalat sila ng mga bomba kahit saan. Tapos gusto nilang pasabugin yung mga building. Ganun na sila, naging masama silang tao kasi hindi sila marunong sumunod. Ayan. Gusto nyo ba maging ganyan kapag di kayo nakinig sa parents nyo? O, diba? Bad kasi, diba? Bad pumatay, diba? Bad yung, bad maging bad. Okay. Next. So, ang nangyari, ayan, nakipag-away nga si Lucifer sa langit at natalo sila. Kaya, pinalaya sila sa langit. Saan na sila titira? Eh, wala na silang tirahan. Diba? Saan sila titira niyan? Ayan, naranasan niyo na ba mawala ng bahay? Ano, nakamute si Ella. Oh, go, go, go. Unmute lang. May nakita kami sa labasan na ganyan. Oo, oo, no, natutulog sa gilid-gilid, no? Wala silang bahay. Wala silang family. Ayan. Ayan, no? So, sumunod. Dahil wala nang matirhan si Lucifer, alam nyo ba kung saan siya pumunta? Pumunta siya sa Gosia. Pumunta siya po sa
sa Eden, Garden of Eden, sinek po si ano, si Eve. Ayan, si Eve. Ang ginawa niya, sinubukan niya yung earth, pumunta siya sa earth, sabi niya, ah, ay, wala na kami sa langit. Try ko nga sa earth kung makukuha ko ba tong earth. Kaya gusto nila, kunin yung earth, kanila na daw yung earth. Ang nangyari, pumayag si Eve kasi hindi siya nakinig kay God. Ang sabi ni God, huwag daw silang kakain ng pinagbabawal na bunga. Eh, hindi siya nakinig kay God. Ayun, nakuha siya ni Lucifer. At ang pangalan ni Lucifer ay naging Satan, ibig sabihin kaaway. Ayan, at ang nangyari, si Eve at si Adam ay natuto na rin maging masama. Oh, sad, 'di ba? Ayan. Tapos sila ay nagkaanak, nagkaroon din sila ng anak na bad. Ang pangalan ay si Cain. Si Cain ay naging seloso kasi mas ina-accept ng Panginoon yung offering ni Abel. Sa sobrang selos niya at galit, pinatay niya si Abel na kapatid niya. O diba, naging bad rin siya. So, dumami na ang bad sa earth. Kasi dito na nakatira si Satan at yung mga angels na nalaglag galing sa langit. Ayan. So, ayan daw. Anger is a negative feeling. Masamang pakiramdam ang galit kasi nagkakasala tayo. Nakakagawa tayo ng bad. Pero, hindi naman daw ito at all times, hindi naman siya masama palagi. Kahit daw si Jesus ay nagalit din. Nakagawa kaya si Jesus ng bad? Okay, ano kaya nangyari? Ayan. Oh, go Ella. Alam ba ni Ella? Tinulak niya yung lemesa at lumabas yung maibon? Mm-hmm, tama. Kaya niya ginawa yun kasi sa loob yan ng simbahan. Pwede bang magbenta sa loob ng simbahan? Bawal, di ba? Bawal. Eh nangyari, nakita ni Jesus na ginawang palengke yung simbahan. May mga binibentang hayop, may mga binibentang mga damit, kung ano-ano na lang yung binibenta. Sa sobrang galit ni Jesus, kasi nababastos yung bahay ng kanyang ama, ng bahay ng Panginoon, tinulak niya yung lamesa, tinulak niya lahat at pinagtatapon niya lahat ng binibenta. Nagalit siya. Nagkasala ba si Jesus sa tingin niyo? Hindi. Pero syempre, sumama yung loob ng mga may-ari ng paninda. Kasi hindi nila naiintindihan. Hindi kasi nila kilala si Jesus nung time na yan. Sino ba to? Bigla na lang pumasok dito, nagwala. Ganun yung sabi ng mga tao. Ayan. Pero sinabi ni Jesus na, bahay to ng aking ama, bakit nyo ginawang palengke? Ayan yung sabi ni Jesus. Ayan. Kilala nyo ba si Peter? Okay, si Peter ay isa sa mga disciple ni Jesus. Nung panahon na si Jesus ay ipapako na sa krus, hinuli siya ng mga kawal, di ba? Napanood nyo ba yun? Ay, hindi. Ah, sige. So, nung panahon na ipapako na si Jesus sa krus, hinuli siya ng mga kawal. At sa galit ni Peter, sabi niya, ano, poprotektahan daw niya si Jesus kahit anong mangyari. Ang ginawa niya, hinugot ni Peter yung kanyang espada. At tinagpas yung tenga nung sundalo. Natanggal yung tenga nung sundalo, kaya ayan, hawak niya. Hawak niya yung tenga niya. Dumudugo. Tapos ang ginawa ni Jesus, sabi niya kay Peter, Peter, sabi niya, masama yung ginawa mo, huwag mong gagawin yan. Sabi niya, ang pumapatay gamit ang espada ay mamamatay rin gamit ang espada. So, ang ginawa ni Jesus, kinuha niya ang tenga na nalaglag sa lupa at binalik niya sa tenga nung sundalo. Tapos, okay na, nakabit na ulit. So, ayun, pinagaling ni Jesus yung sundalo. Kaya yung sundalo, naniwala na siya nga ay isang Diyos. Ay, totoo nga, Diyos nga si Kristo. Yun yung nangyari sa sundalo na nawala ng tenga. Ayan. Kailan daw tayo pwedeng magalit? Ayan.
Ayan, sabi dyan, magalit tayo kapag nababastos ang Panginoon. Okay, magagalit tayo kapag yung katotohanan ay ginagawa nilang mali. Okay, pag halimbawa, tama ka. Tapos sinasabi na hindi, hindi, mali ka. Pero tama ka talaga. Dapat magalit tayo at ipaglaban natin yung tama. Okay? Pero dapat tama, ha? Okay. Ayan. So, ayan, no? Sinunog yung Bible. Tapos yung lalaking yan, ayaw niya sa Bible. Galit na galit siya sa Panginoon. Kaya pinagpupunit niya yung Bible, sinira niya. Ayan. Ganyan, no? Hindi dapat natin gagawin yan sa Bible. Kasi, no, hindi natin ginagalang yung Bible. So, paano natin iingatan yung Bible? May idea ba kayo? Go, Zia. Na ano, para hindi po siya masira, hindi na lang po natin isira siya. Ah, okay. Akala ko hindi natin gagamitin. Okay, go, Ella. Hindi po yatin sisirain yung... yung Bible. O, tama. Ng so, Bible. Saan natin dapat itago yung Bible para di masira? Doon sa may matamang lagayan. Tamang lagayan. O kaya yung bag na dinadala nyo sa church. Ayan, dapat lagi lang siya nandun. Ayan. Okay, para ready, no? Hindi yung pag Sabado naghahanap. No, saan na ba nakalagay yung ganito, yung ganyan? Ah, di ba? Okay, next. We should be angry at mistakes. Okay, halimbawa, si Ate Jam, nagkamali kay Zia. Magagalit ka ba kay Ate Jam? Oh, halimbawa, si ano, Ate Johanna, nagkasala kay Ella. Magagalit ka ba kay Ate Johanna? Hindi. Okay, ang tamang sagot ay hindi. Saan ka dapat magalit? Doon sa ginawa niya. Okay? So, magagalit tayo doon sa ginawa, pero hindi doon sa tao. Dapat sabihin nyo yung nararamdaman nyo. Sabi niya, Ate Jam, Ate Johanna, nagagalit ako kasi may ginawa kang mali sa akin. Ganon. Okay? So, dapat sabihin nyo yun, ha, para hindi bumigat yung loob nyo. Tapos, dapat mag-sorry sila sa inyo kung ano man yung nagawa nilang mali. Okay ba? Nahihiya ba kayo magsabi? Okay, dapat i-practice nyo na ngayon pa lang, ha, magsabi kayo para hindi kayo magka-develop ng heart disease kasi pwede kayo magkaroon ng sakit sa puso kapag yung feelings nyo hindi nyo na ilalabas. Okay, next. Ayan. Ano daw gagawin kapag nakakaramdam ng galit? Una, kumalma. Pangalawa, magluhod, lumuhod, at ano yung pangatlo? Go, Zia. At saka po, mag-pray kay Jesus. Ayan, mag-pray tayo kay Jesus. Kasi si Jesus yung mag-help sa atin na mawala yung negative feelings. Go, Ella. At susunod po kay Jesus. Tama. Siyempre, no, pag nag-pray tayo, dapat maniwala tayo. Ayan. Next. The face for angry is... Ayan, nakakunot yung mukha. Sige nga, ano ang face ng angry? Marunong ba magalit si Zia? Okay, ano yung sura ng angry? Okay, so nakasalumpok yung kilay. Tapos, nakasimangot. Ayan. Sige nga, kay, si Zia nga. Go, Zia. Ang hirap ba? Go, Ella. Ha, tumitirik pa yung mata kapag galit. Ah, ganun. Pwede yun, tumitirik pa yung mata. Okay, next feeling. Pwede bang basahin ni ano, Zia? Go, go. Which one po? Yung nasa taas or nasa baba? Yung malaki po sa baba. Okay po. Sadness is also a negative feeling. It can make people sick or even die. Ayan. Pwede bang i-explain ito ni ano ni Ella? Kaya ba?
Ay, sabi niya. Ang sabi ni ate? Ay. Sadness ay ang hindi magandang feeling. Dahil ito ay ang potential dahilan na kalungkutan ang kapamatay. Tama. Okay, so ang kalungkutan daw ay masamang pakiramdam kasi yung mga taong sobrang lungkot, nagkakasakit at yung iba namamatay pa. Gusto niyo ba ng sobrang lungkot? Opo daw. Opo ba 'yung sinabi mo, Ella? Okay. Ayan, gusto mo magkasakit? 'Di ba masakit magkasakit? Oh. Okay, so ayan, pwedeng mamatay kapag masyadong malungkot. Ayan o, yung baby o, iyak ng iyak. Sabi, ang mga bata daw ay madalas malungkot kapag wala silang friends. Meron ba kayong friends? Ayan, may friends sila. Tama, kapag may friends, happy tayo. At nalulungkot din ang mga bata kapag hindi nila nakuha ang gusto nila. Tama ba? Nalulungkot ba kayo pag hindi nyo nakuha yung gusto nyo? Ayan. So, yung bata niya, no, grabe iyak niya, oh. Next. Ang iba naman daw nalulungkot kasi hindi sila pinanganak na may parents na nagmamahal sa kanila. So, yung iba, meron silang mama, meron silang papa, pero binubugbog sila kasi yung mga magulang nila ay bad. Okay. So, kita nyo, binubugbog ba kayo sa bahay nyo? Okay, good. Kasi meron kayong mga loving parents. Sila wala. So, ayan, nasasaktan sila. Next. Ang iba namang mga bata ay nalulungkot kapag hindi sila nagkakaroon ng magagandang grade sa school. Kapag hindi mataas yung grade nila, nade-depress sila. Parang may kilala ako dyan. Okay. So, pag nade-depress sila... Ayan, nalulungkot sila, nade-depress sila. Pero yung iba naman, nalulungkot kasi kapag bababa ang grades nila, hindi sila love ng parents nila. Gusto ng parent, mataas yung grades. Pero hindi naman lahat ng parents ganon. Okay? Ayan. Okay, kayo huwag kayo masadha kapag mababa ang grades nyo. Ang mahalaga, ginawa nyo ang best nyo. Okay? So, pagdating sa school, gawin nyo lang yung best nyo. Kapag mababa ang grades, okay lang yan. Ha? Huwag nyo pilitin tumaas kung hindi naman kayo magiging happy sa ginagawa ninyo. Okay? Next. Ayan. Ang ibang children naman, malungkot sila kasi lumaki na sila sa ampunan. Ibig sabihin, baby pa lang sila, wala na silang magulang. Pwedeng tinapon sila. Iniwan talaga sila sa ampunan kasi ayaw sa kanila ng mami nila. Ganun. Or namatay yung parents nila nung mga bata pa sila. So, napupunta sila sa ampunan. So, sila yung mga parents. Ayan, ay, sila yung mga children. Ito yung daming bata, no? Lumaki na sila dyan nang wala silang magulang. At naghihintay sila nang may mag-aampun sa kanila. Naranasan nyo ba nang walang parents? Good. Naranasan nyo ba na hindi nyo nakita yung parents nyo ng mga ilang araw? Isang araw, dalawang araw, tatlong araw? Oh, good. Ayan. Ako naranasan ko mga isang linggo, wala akong parents. Ang lungkot-lungkot. Kasi nasa malayo sila. Ayan. Ay, si Ella. Naranasan ni Ella nung nagbakasyon siya sa Bicol. Ay, hindi. Andun pala yung parents niya. Okay. Next. Ayan, yung iba naman, yung mga matatanda, sa sobrang lungkot nila, sila ay umiinom ng alak. Hanggang sa sila ay mawala ng malay. So, hina-harm nila yung kanilang katawan. Sinasaktan nila yung sarili nila kasi sobrang lungkot nila. So, masama yun ha. Kapag malungkot kayo, ano dapat yung gawin? Ayan.
kumalma. Oh, go Ella. Mag-hug kay Jesus at magtitiwala sa mamagulang. Pwede yun. Tama. Tama. Sabihin mo sa mama mo, sa papa mo na, mama, malungkot ako ngayon. I'm sad. Oh, pwede yun. Okay lang yun. Huwag kayo mahiya. Okay. Kapag sobrang lungkot nyo na, kumalma, lumuhod, at mag-pray kay Jesus. O, ganun pa rin, no? Ayan. So, may isang babae sa Bible na sobrang lungkot niya. Kasi, pinaalis siya ng kanyang asawa. Ayan. Tapos pinabaunan sila ng tubig at pagkain. Kaso sobrang layo ng kanilang pinuntahan kasi wala silang alam kung saan sila pupunta. Pinaalis sila eh. Sa along the way, naubusan sila ng tubig. Sila ay naglalakad sa disyerto. Diba pag disyerto, sobrang ano nun, init. Walang kahoy. Ayan. Hanggang sa naubusan ng tubig yung bata, natuyot na siya, wala na siyang ano, malay. Yeah, himatay na siya, para na siyang mamamatay. Ang pangalan niya ay si Ishmael. Ang pangalan ng kanyang mama ay si Hagar. Ang ginawa ni Hagar, pumunta siya sa malayo kasi ayaw niyang makita yung anak niyang mamatay. Tapos iyak siya ng iyak. Na hanggang sa nagpakita sa kanya yung angel, sabi ng angel, "Bakit ka umiiyak, Hagar? Balikan mo ang iyong anak at andun sa unahan may tubig." Ayan. At ayan, yung mama niya kumuha na ng water tapos gumaling na si Ishmael at nagpatuloy sila sa paglalakad. Okay? So, ang ibig sabihin, kapag malungkot tayo at umiiyak, naririnig tayo ni Jesus. Alam niyo ba 'yon? Ayan ha, kapag malungkot kayo, naririnig kayo ni Jesus. Alam niya yung nararamdaman niyo. Kaya tumawag lang kayo sa kanya ng help kapag di niyo na kaya. Okay? Ayan. Pwede ba itong basahin ni Ella? Kaya ba basahin ni Ella? Sadness may be negative. But sometimes is this healthy? Ayan, is healthy. O healthy talaga ang sadness minsan, hindi all the time, negative siya. Paano kaya siya naging healthy? Ayan, nakikita niyo ba? Anong ginagawa ni sadness? Malungkot? Ay, hindi ba gumagalaw dyan? Umiiyak siya. Ayan o. Crying is healthy. Healthy daw ang umiyak. Minsan maingay, 'di ba pag bata maingay umiyak? Okay lang 'yan, umiyak kayo ng maingay. Kasi nakakatulong daw 'yan mag-build ng magandang ugali sa isang bata. Kapag daw ang bata ay hindi pinapaiyak, kapag halimbawa gusto niyo nang umiyak tapos sasabihan kayo ng mga kasama niyo na, "Oh, huwag ka umiyak." Pag pinipigilan kayo, masama daw yun kasi nagkukos siya ng bad character. Nagiging masama yung ugali ng bata. Kasi hindi niya alam kung paano niya ilalabas yung nararamdaman niya. Okay? So kapag kayo ay naiiyak at malungkot, iyak lang kayo ng malakas. Or gusto niyo mahina. Okay? Huwag niyong pigilan. Basta mailabas niyo siya. Okay? Para hindi kayo magkaroon ng sakit sa puso. Okay? Masakit sa dibdib, di ba? Pag di nakakaiyak. Ayan. Okay, so parang lungkot din natin, no? Kasi ang lungkot ng topic, sad. O, next tayo na feelings. Ayan. Ay, hindi pa pala tapos. Ano daw gagawin natin pag sad? Go, Rosie, ah. Mag-calm down po at saka mag-pray kay Jesus. Amen. Ayan. The face for sadness is... Kaya niyo bang gawin? Sige nga. Yung may luha. I can't cry right now. I'm not in the mood for crying. Oh, yun o. Kayong-kaya ni Ella. Uyak o. Ah, galing-galing. Okay lang yan.
Kapag gusto niya maging artista yan, i-practice niyan, iiyak, tatawa, tas maya-maya, galit kunwari. O, ganun. Okay. Kain-kain ni Ella yan eh. May ganun pa. Okay. K-drama ba yan? Okay, next. Ayan, fear. Ayan. Ito yung feelings ni Ella, fear. Pwede ba itong basahin ni Ella dahil kanya to feelings? Go, Ella. Fear is in negative feelings if you stop people going. Mm-mm. It could stop people from growing. Bakit kaya? Paano kaya to napipigil yung paglaki ng tao? Oh, go, Zia. Kasi ano po na anxious po sila tsaka ano hindi na po sila nag-grow sa other stuff. Insecure din po. Galing, tama. Ang ibig sabihin ng grow dito, hindi yung physical ha na paglaki na pagtakot ka, baby ka na habang buhay. Okay, ibig sabihin dito, hindi ka natututo sa mga bagay-bagay na dapat natututunan kasi takot kang matuto. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Pwede bang basahin ni Zia? Go, go. Do you know Moses was afraid of talking? Ayan. He stutters. Alam niya ba ibig sabihin ng stutter? Ganyan yung stutter, hindi niya mabanggit yung dapat niya sabihin. Okay, so ganun si Moses magsalita, no? Pag meron siyang sasabihin, hindi niya agad mabanggit. Ayan. Gusto niya bang mapakinggan to, yung bata? Tingnan natin. Pakinggan natin yung bata. Sikat tong sinasabi ng bata eh. Sikat to sa, nag-viral to dati. Medyo lag yung internet, no? Ang bagal talaga ng internet ko. Have you ever had a dream that you had him to do you so much you could do anything? Ayan, isa pa. Naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Ayan. Naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Ano sinabi niya? Wala akong naintindihan eh. Do you know someone that you... Do you know someone... No. Everything? Okay. Do you know someone that you want him to do anything? Parang ganun, no? Pero sobrang haba na sinabi niya, wala tayong naintindihan. So, ganun si Moses magsalita. Kaya, nung inutusan siya ng Panginoon na Moses, ayan, Moses, inuutusan kita na palayain mo ang mga Israelita sa Egypt. Sabi ni Moses, bakit ako? Gumagano din ba kayo? Ba't ako? Kasi alam ni Moses na hindi siya makakapagsalita. Pero dahil love niya ang Panginoon,
sumunod siya sa utos ng Panginoon. At ayan, nung pagdating niya sa Egypt, siya ay tinulungan ng kanyang kapatid na si Aaron. Ayan, si Aaron ang kanyang spokesperson, yung nagsasalita para sa kanya. Ayan. So, ano kaya mangyayari, no? Kung halimbawa, natakot si Moses, tapos dahil sa takot niya, hindi na lang talaga siya pumayag. Ano sa tingin niyo mangyayari? Sige nga. What if? Sige nga, si Ella nga. Paano kaya kung hindi pumayag si Moses, Ella? Halimbawa, ayaw talaga ni Moses. Ano pa yan? Maliligtas ba? Hindi. Okay, so magiging slave sila habang buhay sa Egypt, no? Ayan. Pero dahil brave siya, ayan, dahil tinanggal niya yung fear, nagtiwala siya kay God, nagawa niyang iligtas yung mga Israelites at nakatawid sila sa, oh, di ba? Diyan, sa dagat, nahati pa yung dagat. Ayan. Okay, next. Okay, si Zia sasagot. What if natakot si David na kalabanin si Goliath, yung higante? Ano kaya mangyayari, Zia? Alam mo ba yung story ni David and Goliath? Okay, go, Zia. Naging slave na po sila. Tama. Naging slave na sila siguro ng Philistine, no? Hindi sila nanalo. Kasi lahat sila takot nung time na yan. Sino lang yung brave? Si David lang. Okay. So, dahil sa bravery ni David at tinanggal niya yung takot, nagtiwala siya kay God. Ayan. Sila ay nanalo. Next. Go, Ella. What if si Daniel, hindi siya nagtiwala kay God? Tapos natakot siya dun sa mga lion. Ano kaya mangyari kay Daniel? Masagot na si Zia. Anong sagot kaya ni Ella? Mamamatay. Oo. Baka kinain na siya ng lion, no? Kakainin na siya ng lion kasi takot naman siya sa lion, ni. Eh. Ano nangyari? Ayan. Ito ang pinaka-big question. Ano nangyari kay Ella? Ano yung gagawin? Inom siya ng water? Parang po, nakalimutan ko. Ah. Okay. Bilis ba? Ayan, sasagot si Zia. What if si Jesus ay natakot mamatay sa krus? Tapos bigla siyang tumakbo. Ano kaya nangyari sa atin? Ano kaya nangyari kay Jesus? Tingin mo, Zia? We are not saved. Tama. Wala tayong salvation. At baka hindi pa nakabalik si Jesus sa langit. Natakot siya mapako sa krus. Baka hindi siya nakabalik ng langit. No? Kasi magkakasala na siya dito sa lupa. Ayan. So, nandahil kay Jesus, dahil sa bravery ni Jesus, ayan, pwede bang basahin ni Zia? But because Jesus loves us, He won over death. We are safe. Tama. Ayan. At dahil brave si Jesus, at mahal na mahal tayo ni Jesus, kahit takot siya na mamatay sa cross, tinanggap niya yung parusa. At tayo ay naligtas. Ayan. Welcome back, Ella. Ayan. Pwede bang basahin ni Ella? Fear is not always bad, but sometimes it is good too. Tama. So hindi naman all the time masama yung matakot. Minsan okay din yung matakot. Sa anong paraan kaya? Ayan. Pwede ba itong basahin ni Zia? Go, go. Apa.
The fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Ayan, tama. Amen. Sabi, ano daw yung mabuting takot? Matakot tayo sa Diyos. Oh, yan. So, Ella. Hi, Ella. Hello. Ayan. So, Ella, kung ikaw ay papipiliin, saan ka dapat matakot? Sa Diyos o sa dilim? Saan ka dapat matakot? Sa dilim. Sa Diyos? Saan ka dapat matakot? Sa Diyos o sa dilim? Oh, yun talaga yung sagot niya. Powerful talaga yung darkness. Hindi ko makatakot kay Jesus. Baka ibang fear yun. Okay, ibig sabihin dito ng fear, the fear of the Lord, ibig sabihin, matatakot tayong gumawa ng mali. Ayan. Kasi, kung mahal natin ang Panginoon, hindi tayo gagawa ng bagay na ikalulungkot ni Jesus. Ayun ang yun ang meaning na itong verse na to. Ayan. We should be afraid of doing what is not right. Ayan. So, Ella, si Jesus, hindi siya natakot sa cross. Si David, hindi siya natakot sa kay Goliath. Si Daniel, hindi siya natakot sa lion. Kasi, nagtiwala sila kay Jesus. So, sa tingin mo, kaya mo bang magtiwala kay Jesus at mawala ang takot mo sa dilim? Okay, good. Yan, itatry mo ha mamayang gabi. Paisip siya. O, try mo hanggat ano hanggat kaya mo. Yan, tapos patay mo ilaw, tapos yan, punta ka dyan sa dark, tapos alis ka din agad. Hanggang sa ma-overcome mo, hindi ka na matakot sa dilim. Ayan. Ayan. What if si Eve ay natakot na i-disobey si God sa garden? Ano kaya yung pwedeng mangyari? Uminom ba si Zia? Apo. Ayan. O, Ella, sagutin mo, what if natakot si Eve na hindi sundin yung, ay, parang mali. What if natakot si Eve na i-disobey yung Panginoon? Kasi na masaya tayo na yon. Tama. So, So, kung sakali na natakot si Eve kay God na pagapagalitan siya ni God pag gumawa siya ng mali, so hindi siya dapat nakinig. Siguro wala dito si Satan, no? Tapos, habang buhay, hindi tayo tumatanda. Lagi lang tayong young. Lagi lang tayong mga baby face. Oh, go, Ella. Diba si Satan siya ay ahas? Si Satan ay isang angel na sumanib sa ahas. So, yung ahas, hindi talaga siya bad. Pero, sinumpa siya ng Panginoon kasi nagpagamit siya kay Satan. Okay? Naintindihan ba? Ayan. Okay. So, the face for fear is? Ano itsura ng takot? Ayan. Ano yung tsura ng takot, Zia? Ayan. Good. Ayan. Last. What feeling is this? Go. Speak up. Ay. Yung isa na magsisikip. Masaya. Masaya. Masaya? Tama. Okay. Akala ko magde-demonstrate lang si Ella eh. Okay. Next. Masaya. Among the four main feelings, only joy is positive. So, merong four main feeling, isa lang yung positive. Happiness is a positive feeling that can help people make impossible things possible. O, diba?
sa sobrang tuwa, kaya daw gawing posible yung imposible. Ayan. Next. Ayan, nakita niyo ba itong batang to? Kilala niyo ba siya? May dala siyang tinapay at isda. Alam niyo ba yung story niya? Oh, go, Ella. Oh, go, go. Speak up. Binigyan niya yung mga tao ng pagkain. Mm-hmm, tama. Anong idea ni Zia? Oh, nag-iisip si Zia. Oh, go, go. Yung bata na may dala ng dalawang isda at saka 5 na bread. Tama, siya yun. So, happy-happy itong batang ito na makinig kay Jesus. Kasi si Jesus lagi siya nagsistory, lagi siya nagkukwento sa mga tao. Happy-happy yung bata. Kaso, nagutom yung mga tao kasi umabot na ng sunset. No, nagkukwentuhan pa rin sila, umabot na ng sunset, pawala na yung araw. Ngayon, sa sobrang tuwa nung bata, sabi niya, eto po, may food ako. Ayan. Sa tingin nyo ba, kasha yung dala niyang pagkain? 5 tinapay? Kaso yung tao doon sa lugar na yun, 1,000. Yeah, ang dami nila. Ayan. Pero yung bata, no, kahit na ganun lang yung dala niyang pagkain, kasha lang sa kanya, binigay pa rin niya kay Jesus. Ayan. This little fellow is so happy hearing Jesus' words. He gave his meal to feed everyone. He has only 5 bread and 2 fishes to feed 1,000 people. But he was positive about it. Moreover, siya lang yung may dalang food. So, wala na rin ibang nag-offer. So, anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus, Zia? Tinipik ni Jesus yung bread at saka yung fish at saka nag-pray siya at saka dumami na po. Ayan, nandahil sa prayer. Ayan, nakita nyo ba yan? And the food became many enough for the thousands present to eat. So after ni Jesus mag-pray, na-imagine nyo ba? Nung nag-pray siya, konti lang yung hawak niya. Tapos, pag-abot niya nung isang food, meron ulit bagong food. Tapos nagkaroon ulit ng isa pang food hanggang sa libu-libo na yung basket ng food. Ayan. At napakain ang libu-libong tao na nandoon. When we are happy with God and we trust Him, everything becomes possible through faith. Naniniwala ka ba doon, Zia, Ella? Kapag happy ka daw at nagtitiwala ka sa Panginoon, posible kaya mangyari yung mga imposibleng bagay? Amen. Ayan. Ayan. Pwede ba itong basahin ni Ella? We should always mm-hmm. and trust our feelings to God and everything will become positive. I like the accent. Ayan, o diba? Pati accent na ako ni Ella. Ayan, we should always entrust our feelings para daw maging positive ang lahat. So kapag tayo ay sad, magtiwala kay God at tayo ay magiging happy. Kapag tayo ay in fear, natatakot, magtiwala kay God at tayo ay magiging happy. At kapag tayo naman ay galit, tayo ay magtiwala kay God at tayo ay magiging happy. Ayan. So, the face for joy is happy. Ayan. Ano itsura na happy? Ayan. So, try nga natin. Exercise tayo. Ano itsura ng happy? Ano itsura ng fear? Ano itsura ng fear? Ano itsura ng sadness? Ano itsura ng angry? Ayan, galit.
Ha, ganun talaga, oh. Ganun kay Zia. Ganun talaga yung ano kamay. Okay. O kaya, ganun. Okay. Let's play a game. Okay. Choose one feeling. Pili kayo ng isang feeling. Yun yung ipapakita nyo, ha, kapag may nakita kayong picture. Okay? Let's go. What will you feel about this? Ayan. Happy. Happy. Okay, bakit ka happy, Zia? Bakit happy ka dito sa picture? Kasi pwede po ako, meron madami naman galaro at saka pwede din kami mag-have fun. Tama. Si Ella, ba't ka masaya, Ella, dito sa picture? Para po sa birthday ko, madami po akong kararo at madami po akong ano, friend. Yun. So, okay lang kayo walang handa basta may kalaro at may friend sa birthday? Wow, tipid. Okay, good. Okay, next. What will you feel? Natatakot! Oh, may bago palang itsura ang fear. Sumisigaw. Ayan. Kasi yan ay isang gagamba. Takot ba kayo si gagamba? Ako takot. Ako rin. Takot ako. Ako nangunguli ako ng mga maliit lang na gagamba. Oh, yung maliliit. Pero yung ganito, no? Yung may balahibo, nakakatakot, no? Mm-mm. Next. Okay. What will you feel? Oh nga, may beer si Ella. Happy. Okay na, inom pa siya ng milk tea. Next. Ayan, totoong bear. Totoo. Oh. Nakatakot, no? In real life? Hindi ako natatakot. Ay, hindi ka natatakot? Kasi mayroon akong bear. Oh, in real life, alam niyo ba kung anong ginagawa ng bear? Apo, gumawa. Tapos, tapos kinakain niya yung... Kumakain ng people? Yeah, kumakain siya ng people. Kumakain siya ng kahoy? Kumakain siya ng kahoy? Mm-mm. At saka people. At isda! At animals. At yeah, kahit ano. Kasi carnivore siya. Okay. Next. Bluebirds, the ants? Mm-hmm. Kumakain din siya ng tao? Opo. Nangangagat siya. Ako daw takot kasi eto yung baby niya. Ano sa iyo, baby? O, oh, tama. Pag nakita mo yung bear, sabi mo, sige, kagatin mo ko. Hostage. Tama. Sige, sabi mo, sige, kagatin mo ko pa. Sasaktan ko tong baby mo. O, oh, ganun. O, oh, may baby din bear si ano, o, oh, Zia. Oh, may mga hawak pala kayong hostage, eh. Next. Ayan. What will you feel? Flower. Sad. Sad si Ella. Si Zia. Happy si Zia. O, explain nyo nga. Bakit happy si Zia sa flower na nauulanan? Hindi naman pa siya mag-wilted. Pwede din possible siya mag-grow din at saka mag-bloom din yung hindi ka naka-ano sa tubig. Okay. O, si Ella, bakit siya sad kapag nakita ng ganyan? Kasi mauulanan yung mga flowers. Mauulanan yung mga flowers. Kasi kaya malungkot ka. Kasi ayaw ko makaroon ako flowers. Huh? Ayaw mo ng flowers? As actually, malungkot ka kasi may flowers. So, okay lang yung ulan. Di good ulan. Okay. So, yun palang reason. Okay. Bakit tayo man ng flowers? Gusto din ako ng ulan. Okay, sinisira ko lang yung mga flowers na biniwi. Oh, sige. Papanood ko to sa ano mo, pagdalaga mo. Sure. Papanood ko to sa suitor mo para di kanya bigyan ng flowers. Okay, next. Ayan. What will you feel? Yan, gusto ko yung yan, oh, purple na flowers. Pero ayaw ko yung parang ganyan na flowers na kabuka. Purple lang. Yung purple lang. Okay. Ikaw, Zia, what would you feel? Happy pa. Happy ka. Okay. So, you love flowers, right? Okay, next. What will you feel?
Takot. Takot kayo sa ano, lightning? Kidlat? Hmm. Oh, lalo na si Ate mo jam, no? Takot na takot diyan. Ako hindi ako takot sa kidlat. Yung kasi yung umuulan, kumukulog na, tsaka kumikidlat. Hindi ako takot. Correct? Kind of correct, Ella. Next. Beach. Do you like happy, beach? Happy! Happy! Happy. Si Zia, yeah, happy? Okay, happy. Nice. Okay, next. Gusto niyo ba yan? Ano kaya yung nakikita niyo? May ilaw sa ilalim ng dagat. Okay. So, ito ay dagat pa din. Pero, may mga algae sa ilalim na umiilaw siya kapag madilim. Nice, no? Ganda. Ano ba yan? Mga algae. Parang lumot. May mga lumot sa ilalim na ano, umiilaw. Minsan yung mga, di ba may umiilaw din pa na jellyfish, no? Oo. Yung mga jellyfish, umiilaw din yun minsan sa gabi. Ayan. So, actually, maganda siya tingnan pero hindi siya safe kasi pwede kang masting. Di ba? Nang sisting ang jellyfish. Ayan. Apa, pwede ka makagat. Ayan. So, maganda lang siya tingnan. Okay. Next. What about this? Mataya! Yummy! Do you like winter? Happy! Okay, ito gusto ko magkaroon ng snow sa atin. Wow. Panilalong-lalong kami. Hindi ka ba lamigin? Hindi kayo lamigin? Hindi, may nakuntakit sa ulo eh. Oh, tsaka very good. Ako. Nice. Gusto ko pa yan? I can snowball fight with my sis. Oh, nadami ka pa, Jam. Oh, very good. Tama yan. Punta kayo ng ibang bansa pag laki nyo, ha? Mag-tour-tour kayo sa ibang bansa. Para makakita kayo ng snowman. Tatay na. Magsabay kayo ni Zia pag magagala kayo sa ibang bansa. Oh, magkaroon na kayo ng deal. Eh, kasi kung malaki na kami, may cellphone na kami, babayaan lang namin yung maano. Snowman. Eh, di, huwag kayo magdala ng cellphone dun sa snow. Diba? Kasi baka mawawala na nakawin. Wala pa sana kaming susi. Sa pamilak kami. Ah, ba't isasama mo ba yung bahay mo pagpunta doon sa snow? Opo! Sa kapatan. Amazing. Okay. Next. Ayan. How masaya. Do you feel? Higa-higa ako. Higa-higa. Nice. Masaya. Pwede ka matulog. I can also jump on it. I can higa on it. And I can, you know, yip from at my sis. Do you love sunset? Apa. Gusto ko maaraw. Kasi matatakot ako ng gabi. Mm, okay. I like sunset. Mm-mm. So, yan ay sunset. Okay. Palubog na yung araw. Ayan. Next. What about that? No. Happy. Because I think that's a fruit or a vegetable, but I think it's a fruit. Kapag ano, watermelon, talagang masaya pa ako kasi favorite ko fruit yung watermelon. Mm. Okay, that's an apple. Tree. Oh, ayaw ba ni Ella ng apple? Gusto mo naman. Gusto mo naman. Oh, wag mo na lang tingnan yung tao. Yung fruit lang. Ayan. So, that's an apple. Are you happy? Ayaw pa rin ni Ella. Ayaw mo ng puno. Yung prutas lang. Oh, sige. Next. Ayan. Do you like this? Yan. Gusto ko. Gusto ko yan. Yeah. Strawberry. Favorite ni Ate Jam. Ayan. Favorite ni Belle Zia? Oh, favorite din pala ni Ella. Mm, palit na kay kapatid. Okay, next. I'm scared. You're scared. Ikaw, Zia, what do you feel? Scared din. Scared ka din? Hindi kayo sad? Scared lang? Okay, so sila ay mga namatay na soldiers galing sa war. Sundalo yan, diba?
Opo, mga sundalo yan. Mga heroes, sila yung mga namatay sa war. Okay, so scary. Okay, next. Actually, sad na yun. Oo, sad and scared, no, halo? Angry! Dito, angry ka dito? Angry! Yes. Baka nalulot ako! Oh! Happy sa angry! Happy sa'yo? I'm happy with. Actually, it's an ocean in the evening. It's a very deep, deep ocean, kaya siya dark. Go, Ella. Guys, baka malunod ako, malaki alon dyan. Oo, malalim yan, tsaka malaki yung alon. So, angry ka, si Zia ay happy. Ako angry. Okay, so gusto ni Zia ng sea. Okay, good. Oh, tsaka... Yan, may fruit ko yan. Okay, what fruit is that? Yeah, that is dragon fruit. Tama, dragon fruit. Masaya. Happy din ba si Ella? Ayan. Kahit naapakan ko yung mga tusok-tusok niya, may chinelis naman ako eh. Kung magpapatos. Oo, pero huwag maapakan. Ano yan, hindi naman yan matulis actually. Ayan. Pwede mo din yung kainin, yung dragon fruit. Mm-mm, masarap yan at healthy. Okay, next. Ako lulusog ka. Yan, favorite ko yan! Yung kalabati at tubong! Gusto niyo bang hulihin yung ibon? Apa! Mahilig ako ibon! Apa, ako din! Paano kung hindi maging happy yung ibon pag hinuli? Bibigyan niya mo siya pagkain, tsaka nararuin namin siya. Oh, gagawin niyo siyang laruan. Oh, magiging sad yung bird nun. Hindi, bibigyan ko siya ng pagkain at ano, bibigyan ko siya ng teddy bear. Pag gusto niya na lumabas, papalabasin ko na siya. Lilipad-lipad na siya. Ayun, nakala ko. So, bibigyan mo siya ng teddy bear para maging happy siya. Okay. Ito ka teddy bear ko? Mm-mm. Pero palayain mo din ha, kasi yung bird is meant to fly. So, dapat nagpa-fly sila. Ayaw nila nang kinukulong sila sa cage. Gusto niyo bang kinukulong lang kayo sa bahay? No. Yung kaibigan ko nga si Saysay, kinukulong siya eh. Oh. Kasi makulit siya na bata. Kalala mo si Saysay? Mm-mm, kilala ko. Ayan. Okay, so gusto niyo rin ba mag-fly sa labas? Apa! Kaso wala tayong wings eh. Apa! O, gala na lang. I don't wanna fly. Ayaw ka pa, teacher, mag-fly. Gusto ko mag-teleport. Ah, teleport. Advance. Malay mo, balang araw, maranasan mo yan. No, pag sinave ka ni Jesus, bigla ka na lang mawawala. Tapos mapupunta ka sa ibang lugar. Ayan. Oo, ginagawa ni Jesus yun. Gusto mo rin ba yun, Ella? Mag-teleport? Apa! Mm-mm. Ayan, next. Are you happy about this? Apa! I can splash my sisters with water. Iba pala motive. Si Ella, happy ba si Ella dyan? No. Ano? Oo. Malalim na yan eh, yung baha. Tinan nyo, hindi na maka, ano, yung ano, sasakyan. Ako happy? Kapag 11 na ako, at saka si ate, at saka kapag si ate Jamie 25, pwede kami mag-splash-splash. Okay. So kapag inabot kayo ng baha, sa gitna ng kalsada, mag-play kayo, no? Nate Jam, na 25 years old. What an idea, no? Ate Jam, no? Do you like it? Oh. Ano, mami? Do you like the idea of your sister? Hindi. Okay. So, pwede kayo mag-splash-splash dyan, pero wag kayo magtagal, no? Kasi delikado ang baha, di ba, Ella? Dirty yung baha kasi naghalo-halo yung ano. Gusto ko lang mag-ganito. Oh, sa dagat na lang, tsaka sa swimming pool, no? Wag na zamay baha. Kasi ang baha ay dirty. Dito ako dyan. Dala ko shampoo at sabon.
Para luminis yung baha. Opo. Ay, grabe. Teacher, nakapunta na po ako sa pool. Ako naka-six na ako nakapunta sa pool. Oh, hindi niyo pa naranasan yung baha kaya gusto niyo ma-try. Opo. Okay. Ako naka-10 na ako ng dagat sa Bicol. Okay. Sige, paglaki niyo. Paglaki niyo at ma-experience niyo, makita niyo yung consequence. Sige, wait niyo na lang paglaki niyo para ma-experience niyo rin. Wala namang masama doon. Basta safe lang kayo, okay? Keep safe. Okay, next. Ayan, are you happy? Sad. Why? Ano po iinom niya? Hindi ko alam eh, parang kape, no? Tubig. Tubig or kape. Mahirap ba siya? Opo, I think wala siyang parents. Ako din, kaya... Parang nakatira siya sa mahirap na bahay. Oh, anong, what do you mean by ako din? Sad. Sad. Ah, sad. Akala ko ikaw. Sad po. Okay, sad. Next. How do you feel about this? Natatakot! Bomb! No bomb, please! No bomb! Okay, so ganyan kapag may war. Next. How do you feel? Sad. Sad? Yeah. Bakit siya sad? Kasi sila yung mga tinamaan ng war. Sila yung mga tinamaan ng bomba. Nawalan sila ng bahay. Nawalan sila ng parents. Bakit yung isang bat hindi umiiyak? Siya lang yung malaki dyan. Di ba kuya siya kayong maliit hindi umiiyak? Oo. Baka mas brave yung isa kaya hindi pa siya umiiyak. Pero malungkot din yan. Di ba hindi naman lahat ng sad umiiyak? Tama? Okay. Next. So, sad ang feelings niyo, no? Sad. Next. Are you happy or are you sad? Sad. But the guy is happy. Mukhang masaya naman yung lalaki. Eh, kasi paano siya makakalagat at paano siya makakauwi? Yeah, paano siya maglalakad eh yung leg niya wala. One of his leg is lost. Tumawa si Ella. Okay, so nawala yung legs niya. Sad daw kasi hindi na siya normal, makakalakad normally. Pero I think he is happy parang naman siya, na. Parang siya si Mami Long Legs. Mami Long Legs. From Poppy Playtime. Are you watching that? Yes! Oh, paano na yan? Short leg na siya. Okay, so I think naman is happy naman kasi at least buhay pa siya, no? Baka na-aksidente siya, tapos nasagasaan yung paa niya, ganun. So at least... Mas masakit yun, mamamatay siya. Oh, kaya nga, kaya siya happy kasi buhay pa siya. Wala lang siyang legs. Na? Happy siya pag-ano siya, pag wala siyang paa. Tingnan mo lang ang paa, napunta siya eh. Sad siya dun sa paa niya na nawala. Pero happy siya kasi buhay siya. Ano bang mas gusto mo? Yung may paa siya pero patay siya o buhay siya pero wala siyang paa? Buhay pero patay. Ha? Buhay pero walang leg. Buhay pero walang leg. Parang iba yun, Ella. Buhay pero patay. So, sad. Legs. So, sad kayo, no? Sad? Okay. Papa. Next. Yuck! Ay! Nakaganyan siya, ah! Pero sad! Kasi? Nawala ang hand at saka yung other fingers parang wala na at saka parang nagbukal na yung kamay, nasira, Ano kayang dahilan? Baka nasa yung parang andyan, yung nasa other photo, baka bomb yan po. Ano yung hawak niya? Meron fire. Ginagamit yan kapag December at New Year, sumasabog. Firework! Yeah, it's a firework. Asan na si Ella?
Si Mommy Dino. Asa si Ella, naka-off ang cam. Enough one. I'm gonna do something. Please open your cam. Yarn. Okay. So, paputok. Kapag kayo gumagamit ng paputok at hindi kayo magaling umiwas, ayan ang mangyayari sa inyong fingers. Ilan na lang natira? Isa? No. Tatlo! Tatlo na lang. Ganun na lang siya. Okay, next. Ayan. How do you feel? Nabuhay si Lazarus galing sa cementerio. Happy! Happy! But parang iba yung face ni Ella. Are you happy or are you scared? Happy. Happy. Okay. Ikaw, Zia, hindi ka ba matatakot pag may nabuhay na patay sa harap mo? Di ba ako matakot? Okay. Hindi kayo matatakot dapat, no? Basta si Jesus ang nagbuhay at hindi yung bad spirit. Okay? So, dapat si Jesus yung bumuhay. Ay, patay na buhay? Opo, patay na po si Lazarus. Ah, girl! Ikaw yun na! Atleti girl, ikaw yun eh! Yung nakaganyan ka sa simbahan. Okay, so let's go back. So, si Lazarus ay patay na. Tapos, binuhay siya ni Jesus. So, you're happy, right? Yep. Okay, kasi si Lazarus ay friend niya. Next, last na yata to. How do you feel? Sad. Sad. What about Zia? Happy, happy! Happy? May sunog? Ano po, sabi mo, di ko pa narinig po. Ako sa... How do you feel? How do you feel about the picture? Ano po nangyari? Meron pong fire. Tapos may fireman. I'm pretty scared, but buti lang meron fireman kasi mapuput out ang fire with the hose at saka ano. With water, mapuput out ang fire at saka... At saka fire extinguisher. Mm-hmm. Si Ella, happy ka ba kapag may sunog at may fireman? Nakamute ka, dear? Oo. Oh, happy ka. Kasi may fireman, no? Kaso, hindi masisave yung bahay kapag late yung fireman dumating o nahirapan siya pumasok. Nakatapos na bahay namin. May gawa na kami bahay. Mm-mm. Nung nasunog ba yung bahay niyo, happy ka ba? Happy ka, okay. I respect your decision. Oh, last. Happy! Happy. Happy. Happy, kasi yung floor meron ng pagkain, meron nagbigay. Pero mas happy kung binigyan na ng pera, damit, at saka bahay and food. Mm-mm. What is the face of happy? Okay, next. Nagbigay sa kanya na mapagkain at nagpipray sila para makatulong din. Are you sana happy? Apo! Okay. Are you happy? Oh, yes. Are you happy? Yes. Apo. Okay, nagpa-play opo, sila. Pero parang ano? No! Sad! Are you happy? Sad! No! Sad. Why? Hindi ayaw niya ng putik? Ayaw. Oh. Actually, I did kind of want to. Mm-hmm. Parang gusto ko pa picture. Gusto ko magtalong in Mandy Puddles. Mm-hmm. So, are you happy or sad? Sad. Sad si Ella. Di mo pa naranasan? Ay, lang! I don't know, because change I'm happy mind there, because I wanna, you know, jump in muddy puddles, get myself wet me with mud. Mm-hmm. Gusto niyo ba sa camping may ganyan? Opo! Yes. Saka madahon! Mamadahon! Okay. Opo! Gusto ko yan, mud and dahon! Okay. Like, ala. Wow! I like that! Why are there in cement? It's a mud. No, that's the men. I think it's men. A mud. Okay. No, because the color is like a cement. Yes!
Yeah. I like. Happy. What's that? Happy. Just the duck. Happy. It's a sand castle. No. I think it's a sand castle. Yeah, it is a sand castle. Mm-hmm. It's a sand castle. Duck yung nakikita ni Ella. It's a castle. Duck. Okay, we respect your opinion. Okay, what feeling is your favorite feeling? Ella and Zia, what is your favorite feeling? Meron tayong apat, angry, sad, fear, at joy. Ano yung favorite nyo doon? Masaya at sad. Masaya at sad. I'm scared because I get scared in masaya the color. So, gusto mo ng dalawa. Kay Zia, ano nga yung sa'yo, Zia? Ano favorite mo? Scared at saka joy. Scared at saka joy. Bakit scared? Gusto mo yung scared? Natatakot po kasi ako sa thunder at saka malakas na storm. Mm-mm. So, okay din yan. Ako mahilig ako sa gorilla. Kain ako banana. Kaya gusto mo ng sad? Ayoko na sad. Okay. So, anong favorite feeling mo? Gusto ko yung masaya at gusto ko din sumaya at gusto ko masaya. Gusto ko mag-sad. Ay, gusto ko masaya siya ka. Gusto ko ng galit. Okay. Masaya siya ka. Gusto ko galit. Okay. So, okay lang naman. Wala namang negative. Hindi naman lahat yan negative, di ba? Meron din siyang positive side. So, it's okay. It's normal. You should feel all the feelings na meron tayo yung apat. Okay. So, are you happy with the lesson? Naintindihan mo ba yung tinuturo? Opo. Okay, so bibigyan ko kayo ng quiz ulit ha, pero hindi pa kayo nagte-take ng quiz natin sa Kahoot. But it's okay. Ay, nag-take na pala si ano. Nakapunta na po ako. Nakagawa na si Zia. Ayan. So si, yung iba na lang hindi pa nakakakuha, no? Sila na mag-quiz. Okay, so ang magmi-miss pa ay si Ella, no? Abo, mabot tayo ng ano, no? Tagal pala natin nag-aaral, no? Buti hindi kayo na-board. Yung mga ate ba natin na board ba? Hindi po. Thank you. Hindi po. Thanks for the flexibility. Okay, let's sing our closing song. Sir, yes, pwede ba another kahoot? Sure, I will give you later. Yay! Yung ipis kasi Teacher Joy Aipis? O nga, no? Kaya tumakbo ako. Dahil pala naglagay ako ng ipis sa picture, no? Opo. Masisira na yung matayamin. Kasi matayan, diba? Opo. Okay, let's sing. Where are you, let's love? You're the Sanayo. That's the new. Ayan.